SW Family Pack. Kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Tulog ka ba? Oo naman. Sanay na ako, no? Saka dalawang taon na natin itong ginagawa, di ba? Eh ako, hindi pa rin ako sanay. Ikaw naman itong gumigising ng maaga at pumupunta sa palengke. Lagi naman kitang nagigising eh. Sensya na. Mabigat lang talaga pa ako. Naingay. Pakuluskos. Ano ba? Pahinga ka muna. Hindi naman akong amo mo. Nasa'y na ba yung listahan? Ito. Kompleto na ba ito? Eh, kung dinagdag mo na yung sinabi ko sa'yo kagabi, edi kompleto na yan. Sana kasi yung pera. Marami ka naman suki eh. Kahit na eh. Ang hirap humingi ng tawad ngayon eh. Iisa lang sinasabi nila. Masa daw bilihin ang lahat. Magkakasya yan. O yata si Mr. Palengke. Mr. Palengke? Hari lang ako ng kusina. Ang ingay mo kasi, magigising yung bata. Okay. Hindi ako. Ingat ka. Tara naman, no? Pupunta lang akong palengke, hindi sa gera. Basta, mag-ingat ka. Matthew! Lalagay ko na itong baon mo sa bag mo, ha? Ano pong palaman, Nanay Gina? Eh, siyempre, yung paborito mo. Ano pa ba? Mag-toothbrush ka na dyan. Peanut butter po? Medyo kasi naubos na yun, eh. Matamis na baon na lang. Ayos lang po yun, Nanay Gina. Mas masarap nga po yun, eh. Basta umuwi ka na lang mamaya lang maaga, ha? Para dito ka na lang kumain. Apa, basta sabihin mo kay Tatay Ernie, tiraan ako ng champurado. Oh, sige na. Hindi ka na. Umalis ka na para magmadali ka na, ha? Baka mahuli ka pa sa school. Nay, kailan nga pala kukunin nila Tatay? Ha? Eh, ayaw mo na ba sa amin ng Tatay Ernie mo? Gusto pa rin po. Kaya lang po, gusto ko na rin sila makita. Hayaan mo. Kakausapin natin ang Tatay Ernie mo para dalawin natin ang tatay mo. Tapos dadalhan na rin natin ang pasalubong ang mga kapatid mo, ha? Nanay Gina, mahal na po ba ako? Oo naman. Mahal na mahal ka namin ng Tatay Ernie mo. Siguro po hindi na ako mahal ng totoo kong tatay at nanay kasi pinamigyan nila ako sa inyo eh. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ka rin nila. Sige na nga, baka mahuli ka pa. Baka pagalitan ka pa ng teacher mo.
Ba't may akpat pa kayo dyan? Ha? Ito kasing si Matthew eh, kung ano-ano sinasabi. At saka gusto niya magbili na pagtirahan mo daw siya ng sampurado. Ayun naman pala eh, didadamihan ko. Ano? Ay ka na? Ako na maghahatid sa'yo. Nagluto na ako, Mama Gina mo naman magbabantay sa tindahan. Paalis po ba kayo? May pupuntahan lang. Ingat kayo. Oh, nandito ka na pala. Oh, gutom ka na ba? Opo, may champurado pa po ba? Oo, gusto mo na kumain? Opo. Sige, pasok ka, tapos magbihis ka, tapos lumabas ka ulit. Paghahain na kita. Yay! Kakain akong champurado! Matthew. Ha? Nasa loob na. Nauna lang ng konti sa'yo. Eto, gusto daw niya kumain ng sampurado. Kamusta naman benta natin? Ayan, ganyan pa rin. Matumal. Pero, yun, puro utang pa. Ikaw, kamusta naman yung pag-a-apply mo? Pinababalik ako. Sigurado na ba yan? Sana. Matthew, no? Oo. Kaya lang... Gusto na niya makita ang nanay at tatay niya. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, kakausapin kita. Tama bang nandito siya sa atin? Siyam ng anak ni Kuya. So wala pa siyang trabaho. Malaking tulong sa kanila ang kinupkup natin si Matthew. Sa kaysa pa, hindi pa naman tayo nakakabuhay. Pero gipit din tayo. Huwag mo isipin yan. Makakaahon rin tayo. Malay mo bukas, sa makalawa. Magpunta ako sa Ipan. Dahan lang, ha? Sino ba to? Hindi ko alam, eh. Ha? Hindi mo kilala, tapos nilala mo dito? Kaya, oh. Kanina nasa palengga ako, may humahabol sa akin siya yung tumulong sa akin. Dinala ko siya dito. Hinarang niya yung mga nangingikil sa akin. Ako, pasensya, ha? Kiwento ko kasi sa pamilya ko kung ano nangyari sa palengke. Na ikaw yung tumulong sa akin dun sa mga nangingigil. Kung di sa'yo, sigurado, napuruan siguro ako. Uwi siguro ako may gripo dito sa Tagiliran.
Maraming salamat, ha. Magpahinga ka muna at mukha kang nabugbog ng musto. Yung bag mo, andito nga pala, oh. Sa upuan, nilagay ko lang doon. Ito nga pala yung asawa ko, si Gina. Saka ito si Matthew. Panganay mo? Hindi po. Pamangkin po ako ni Tatay Ernie. Inampun lang po ako niya kasi madami kami magkakapatid. Ikaw naman, oh. Binibigla mo si... Ted. Ted pangalan ko. Taga saan ka ba, Ted? Kargador ka ba sa palengke? Alam mo, huwag mo munang pansinin yung mga tanong namin. Dumito ka muna. Kung okay ka na, saka lang kita dadalhin sa inyo. Hatid kita. Saka pakisabi na lang sa amin kung may maghahanap sa inyo para ako na mismo pupunta sa inyo para ibalita na ayos ka na. Dumating lang natin yung mga sulot mo. Kain lang, ha? Saan ka natutulog? Sa palengke. Saan sa palengke? Kahit saan. Basta mayroon lang akong karton na mahihigan. Ayos na ako dun. Taga saan ka nga? Galing ako sa Mindanao. Pumunta ako dito sa Maynila para hanapin yung mga kamag-anak ko. Eh, minalas. Hindi ko na sila nakita. Matagal ka na sa palengke? Mag-iisang linggo na. Nagbubuhat ng mga pinamili. Eh, paano kung balikan ka ng mga kumikil sa akin? Ewan. Siguro, tatakbo na lang ako kung mukhang diado ako. Isa pa, malaki naman ang palengke. Iiwas na lang ako. Wala ka bang pamilya dito? Sarap ng luto nito, ah. Hindi, kusinero kasi ako sa restaurant dati. Eh, nasunog. Mula noon, hindi na ako nakapagtrabaho pa. Wala kasi akong baker, eh. Kaya yun, naisipan namin na magturo-turo muna. Ako nagluluto, asawa ko nagbabantay. Tapos, naisipan ko rin na magbaka sakali sa abroad. Kaso, hindi pa siniswerte, eh. Sarap talaga. Busog na ako. Salamat, ha? Alam mo, kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Alam mo, kung gusto mo, dito ka na lang kaya matulog. Baka naman nakakaya sa inyo. Ne, hindi mansyon tong bahay ko, pero kung gusto mo, walang problema. Pwede ka matulog dun sa turo-turo. Pwede naman gawing kama yung lamesa. Salamat. Kain ka pa. Malengke ka na ba? Si Ted na lang daw, eh. Kaya binigay ko sa kanya yung listahan kasama yung pera. Ha? May problema? Binigay mo sa kanya lahat ng pera natin? Bakit hindi? May isang linggo na rin siya dito, ah. Ernie, yun lang ang pera natin. Yun lang ang perang pinapaikot natin. Huwag ka nga mag-isip ng masama. Minsan lang ako tinulungan ng taong yun, ngayon pa niya ako tataluhin. Ernie, pera ang pinag-uusapan natin. Pagdating sa pera, maraming taong nawawala ng bait. Maraming nakakalimot. May tiwala ako kay Ted. Paano kung hindi siya bumalik? Babalik yun. Papay. Ernie, ito nga pala yung sukli. May sukli pa. Eh, nakatawad ako, eh. Yung mga mangingikil? Hindi ko na nakita. Mukhang matakot siguro na mabugbog ko sila ulit.
Sige, saan ka punta? Tutuloy ko yung labahan. May problema ba kayo? Hindi, wala. Pasin yun nga. Nasaan si Matthew? Kasama ni Ted. Dinutusan kong bumili ng anang uling. Kala ko kasi nasa kapitbahay eh. Hmm. Matumal ang benta natin. Hindi pa naman mapapanis yan. Pwede pa yan bukas. May excursion sila, Matthew. Pupunta sila sa zoo. Kunin mo muna doon sa ipo natin. Magkano ba? Lahat ng ipon natin na ibigay mo na sa kuya mo. Ah, pala, no? Yung ginamit niya nung nagkatrangkasa siya dyan. Hindi, sisingin ko si Paring Kadyo. Sweldo naman niya bukas, eh. Sa mahaba-haba na rin yung listahan niya. Tatlo lang tayo. Ngayon, apat na. Aba! Matthew, bumangon ka na. Mahuhuli ka. Ayoko pong pumasok. Masakit ka ba? Wala po. Napagalitan ka ba ng teacher mo? Hindi po. May nakaaway ka, no? Hindi ba sinabi ng tatay Ernie mo na huwag ka makikipag-away? Sila po nang aaway. Ampun lang daw ako. Halika nga dito. Pamangkin ka namin. Hindi ka ampon. Ayoko pong pumasok. Aba, ano naman gagawin mo kung hindi ka papasok? Sama na lang po kay Kuya Ten sa palengke. Di ba madaming bata dun? At madami silang pera. Aanin mo ang pera? Bibigay ko po sa inyo para ibigay niyo kay tatay at nanay pambili ng pasalubong sa mga kapatid ko. Pabigyan si Matthew. Ano yan, Kuya Ted? Wala. Sing-sing mo ba yan? Hindi. Kanino? Wala ako naintindihin yun. Hindi ka ba pumasok? Ay naku, alam mo, ang dapat, ang bata nag-aaral. Eh bakit ikaw hindi nag-aaral? Eh iba ako. Binata na ako, dapat sa akin nagtatrabaho na. Binata na rin ako eh. Gusto ko lang magtrabaho eh. Hindi, bata ka pa. Kaya dapat mag-aral ka para paglaki mo, makakakuha ka ng magandang trabaho. Sama na lang ako sa'yo. Di ba madaming bata sa palengke? Nasaan yung sing-sing? Patingin? Wala, wala yun. Wala, wala na. Bakit mo naman binigay yung pera?
kailangan daw ni Chos Samuel eh. Sa linggo na daw libing ng anak niya. Binigay mo naman lahat. Ibabawi naman natin yun eh. Ipon tayo ng ipon. Tapos napupunta lang sa wala. Alam mo naman tayo lang malalapitan nun eh. Alam mo naman... Paano kung lahat ng kamag-anak natin sa atin lumapit? Ha? Ayaw mo yun. Tayo nakakatulong. Iniinsulto mo ba yung kalagayan natin? Balik rin yun. Paano? Magtatrabaho ako sa Saipan. Ernie, hindi ka pa rin ba nadadala? Dalawang beses ka nang niloko ng recruiter. Magkataon lang yun. Umasa tayo. Aasa na naman? Aba, Ernie, kung hindi mapupunta sa kamag-anak mo, mapupunta dyan sa mga peking recruiter yung lahat ng perang pinaghihirapan mo. Hindi na kabutihang loob ang tawag dyan. Gina! Ilang buwan na raw? Tatlo. Ba, eh tatay ka na pala eh. Oo nga eh. Ito pala yung pakiramdam nun, pare. Tagal-tagal kasi namin hinihintay ito. Akala nga namin hindi na mangyayari. Tapos bigla-bigla na lang ngayon. Ano sabi sa health center? Binigyan kami ng referral. Para saan? Para kay Gina Saksibata. May duda kasi yung doktor dun sa health center kung bakit hindi nabubuti si Gina. Ngayon at nandyan na yung bata. Gusto lang makasigurado. Alam mo, pare, magiging tatay ka na rin at makakapunta ka na ng Saipan. Yun ang pinagdadasal ko, pare. Alam mo, sawang-sawa na ako sa hirap eh. Gusto ko lang naman magkaroon ng mas magandang buhay yung asawa ko sa magiging anak namin. Pagigising bukas. Hindi nga po ako papasok. Gusto mo bang mapagalitan ng tatay Ernie mo? O, yun naman pala eh. Mahiga ka na. Nanay Gina, ibabalik niyo na po ba ako sa amin? Ha? Bakit? Eh, di ba magkakaroon na kayo ng baby? Aba, nagsiselos ka? Yun po ang sabi ng mga kalaro ko eh. Anak, hindi totoo yun. Isipin mo na lang, magiging dalawa kayo dito. Pero siya ang baby niyo. Oo nga, pero ikaw naman ang magiging kuya niya. Gina! Gina! Oh. May maganda ako balita. Ano yun? Alam ko na, nagbayad ng utang si parang Kadyo? Hindi, mas maganda pa doon. Ano yun? Nakapasa ako sa interview. Pupuntin ako sa interview. Sigurado ka ba dyan? Oo, nag-verify ako. Rehistrado ang agency. Sabi nila makakalis daw ako agad. Kailangan pa lang daw pag-placement fee. Magkano naman yan? Huwag nang alalahanin yun. Mangihiram ako. Kanino? Madali na lang yun. Bakit? Aray! Ang sakit! Mali, tawagin mo yung kuya Ted mo. Please, please, please. Kumain ka na? Oo. Kailangan mo confine si Gina. Obserbahan. Paano ang... Bubuti nga, may naipon pa kami kahit konti eh. Matatagal lang ba? Sana hindi. Pare. Ano yan? Pantawin.
Alam mo na. Tulong ko sa'yo to. Pareha naman tayong wala eh. Pinatira niyo ako dito. Gumaganti lang ako ng utang na loob. Tinuro niyo na ako na parang kamag-anak niyo. Kaya tanggapin mo na to para, patas na tayo. Sabihin mo kay Gina galing sa matinu yan. Marami akong karga kanina. Tsaka nag-donate ako ng dugo. Alam ko, kailangan niyo yan. Huwag ka na magpasalamat. Sige. Ibihis lang ako. Sa katapusan na lang daw. Pag hindi ako makapagbigay ng placement fee, baka... Pasensya ka na, ha? Pasensya saan? Wrong timing pa ako. Hindi, ah. Malaking swerte ang dala ng baby natin. Ernie, na-ospital ako. Pasela ng kondisyon ko. Halata naman na problema ang dala ko eh. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante, nakauwi ka na. Sana lalaki baby natin para maging kuya na si Matthew. Saan ka ba kumukuha ng lakas? Ano ibig mo sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin. Naalala mo nung nasunog ang restaurant na pinagtatrabahuhan mo? Tapos naligtas mo yung amo mo. Dahil doon masaya ka. Pero, nang makuha nila ang insurance, ni hindi ka man lang nila naalala. Tapos, naalala mo nung niloko ka ng mga recruiter? Ang masasabi mo lang, masaya ka dahil okay na tayo at alam mo naman na meron talagang mga manluloko na ganun. Tapos ngayon, lahat na lang ng kamalasan nangyayari sa atin, pero okay pa rin ang lahat sa'yo. Ernie, nakikinig ka ba sa akin? Ayos naman ng lahat, ah. Ayos? Wala na tayong pera, Ernie. Hindi ko alam kung saan ka kukuha ng placement fee. Paano kung magkaroon ng komplikasyon yung anak natin? Paano kung... Ano ba magsalita na kung ano? Nakakapagtrabaho ako sa Saipan. Magiging malusog ang baby natin at makakahaon tayo sa hirap. Hindi ko alam. Baliw yung napangasawa ko talaga. Gina! Mahirap tayo. Pag-asa lang nagpapala ka sa atin. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin yun. Thank you.
ako na maghuhugas dyan. Hindi, ako na. Tsaka patapos na rin ako dito. Nasaan ba si Ernie? Nagpunta siya sa... Langhiram ng pera? Eh, si Matthew? Baka nasa labas lang, nakikipaglaro. Aba, gabi na. Sige, lalabas ako. Tatawagin ko. Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw, kamusta yung lakad mo? Wala ka bang nahiram na pera? Lalabas na muna ako. Hanapin ko lang si Matthew. Ano sabi? Gipid rin daw sila eh. Napuntahan mo na rin ba sila? Oo. Ganun din. May tatlong araw pa naman eh. Makakadiskarte rin tayo. Hinahanap niya si Matthew. Ano ba nangyari kanina? Wala. Ang dami-dami lang tanong ng bata eh. Tungkol sa baby. Tungkol sa pag-alis mo papuntang Saipan. Oh, sige, labas muna ako. Hanapin ko siya. Pero... Oh! Saan ka ba galing, bata ka? Halika nga dito. Nakita ko siya sa palengke. Nakikitulog sa mga bata sa bagsakan ng gulay. Anong ginagawa mo dun? Hindi kami galit, ha? Sabalit mo ang nanay Gina mo. May baby na kayo, eh. Oo nga, may baby na kami, pero... Ayaw niyo sa akin. Sino nagsabi sa'yo niyan? Aalis ka pa. Baka ipapigay niyo lang ako. Ate, mag-usap tayo. Dito ka nakatira sa amin dahil mahal na mahal ka namin. Magka-baby man kami o pumunta ako sa ibang lugar, ikaw pa rin ang Matthew namin. Hindi ka namin pamibigay. Sino uubos ng tsamporado? Saka diba big boy ka na? Pag umalis man ako, ikaw ang mag-aalaga sa nanay Gina mo at sa baby. Kaya hindi ka pwede umalis. Malinaw? Sige. Magpalinis ka sa nanay Gina mo. Pare, parang minsan gusto ko nang sumuko eh. Pero madalas ko lang naiisip na kapag ako sumuko, ako na din talo. Isipan mo, kahit yata, lapitan ko lahat ng mga taong tinulungan ko dati, iisa lang ang sagot. Gipit kami. Eh, gipit naman rin tayo, di ba? Ganun. Kung sila yung lumalapit, susubo ko na lang, binibigay ko pa eh.
Isipan ko nang ibenta lahat ng mga kaldera ko eh. Ito mga kaldera ko! Ernie! Tao lang. Akala ko kasi kaya ko eh. Hindi, ayos ako. Ayos ako. Hindi ako lasing. Hindi ako lasing. Umiinom ako dahil gusto ko. Gusto kong matanggap na hindi na ako pupunta sa iba. Ano dapat sa'yo? Umalis ka na dito eh! Alam mo bakit? Ako? Habang buhay na ako, tuturo-turo! Okay, pagsapara lang ka. Magkakalang makakatulong tong sing-sing na to. Ito na lang kasi yung huling iniwan sa akin ng mga magulang ko eh. Naisip ko, kung isusugal ko to, dapat yung sigurado ako. Kaya naman nagsikap si Ernie para matubos yan agad. Salamat talaga, alam namin na importante yan sa'yo. Mabuti na lang mabilis ang remittance sa Western Union. Para sa tayo. Dahil sa inyo, nagkaroon na ako ng bagong pamilya. Natiran mo ba ng champurado si Matthew? Oo naman. Makakalimutan ko ba yun? Nangulit ba si Junior? Hindi. May bingahan tulog eh. Gusto mo kumain? Oo, gutom na nga ako eh. Sige, papatayin ko sa yung putaing tinuro sa akin ni Ernie. Sabi mo sa akin kung masarap ah. Nako, Chuck, masarap yan. Sige, pag-aain na lang kita dun sa loob. Sige. Sa aking padala.